Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nasusuong sa malaking problema si Arabella Domingo. Biglang sumulpot ang kanyang ama na matagal na panahong nagtago dahil sa halos milyong utang na iniwan nito sa kanila dahil sa pagkakalulong nito sa bisyo. At bumalik ito upang sabihin may paraan na itong naisip upang mawala ang mga utang nila. Iyon ay ang pakasalan niyang apo ng matalik na kaibigan ng nasira niyang lola na si Casper Villanueva. Labagman sa kalooban niya, ay wala siyang mapagpipilian kung hindi ang pumayag. Ngunit unang beses pa lamang nilang pagkikita ni Casper, ay hindi na kaagad magandang impresyon niya rito. Tingin niya ay may hirapan siya pakisamahan ito. Ngunit na makasama na niya ito, ay narealize niya na hindi naman pala masamang mapapangasawa ito, hanggang sa tuluyan ng mahulog ang loob niya rito. Yun nga lang alam niyang delikado ang puso niya rito. Dahil kahit nagsasama na sila, ay isa pa rin itong estranghero na maraming lihim sa pagkatao. At isa sa mga yon ang dudurog sa puso niya. At narito ang simula ng ating kwento. Lola, may bisita po kayo! Patiling sabi ng batang babae na bumungad kay Nelson sa gate ng bahay ng matalik niyang kaibigan. Mula pa noong bata pa siya, na si Mirabella. Nginitian niya ang cute na batang babae. Baby pa lamang ito'y aliw na siya rito. Kamukhang kamukha ito ni Mirabella noong mga bata pa sila. Mula sa loob ng bahay ay lumabas ang ina ng batang babae at binati siya kasabay ng pagbubukas ng gate. Nasa garden po si Mama. Sabi nito na iminuwestra siyang sumunod dito. Saglit niyang inayos ang polo na suot niya at sinigurong maayos pa rin ang bungkos sa bulaklak na binili niya para kay Mirabella bago sumunod sa babae. Sa hardin ay agad na niyang nakitang pinunta niya roon. Nakaupo ito sa isang couch na yari sa yantok. At masayang nakatingin sa anak nitong lalaki na kasalukuyang nagbabarbecue. Napangiti siya. Siya ang nagbigay rito ng upuan na iyon. Siya mismo ang nagdisenyo at personal na gumawa niyon habang ito ang nasa isip niya. Tumakbo palapit dito ang batang babae at itinuro siya. Lumingon sa kanya si Rabella at nang makita siya'y malawak na umiti, gumanti siya ng ngiti. Sa kabila na namumuti nitong buhok, kulubot na balat at may kapayatang pangangatawan. Bakas pa rin dito ang ganda na taglay nito noong pamang mga bata sila. Sa kabila ng katotohanang pareho na silang nasa 60 ang edad, para sa kanya ito pa rin ang pinakamagandang babaeng na silayan niya sa buong buhay niya. Nel, dumating ka. Masayang tawag nito sa kanya sa kabila ng bahagyang lamya ng tinig nito. Bigla tuloy siyang nabahala, ngunit hindi niya pinahalata. Kailan lamang ay nagkaroon to ng mild stroke at hindi pa nagtatagal mula nung lumabas ng ospital. Mukhang di pa ito tuluyang nakaka-recover sa nangyari. Lumakad siya palapit dito at iniabot dito ang bulaklak na bitbit niya. Happy birthday, Mira! Masuyo niyang bati rito. Hindi mo taga makakalimutan, Nel. Maraming salamat. Nakangiting tinanggap nito ang bulaklak at bahagya pa yung sinamyo. Tumabi siya rito at nakatingin din sa pamilya nitong kasalukuyang nasa harap ng barbecue grill. Ang nag-iisa nitong apong babae ay kinukulit ang mga magulang nito. Halatang isang masayang pamilya ang mga ito. Hindi katulad ng limang anak niya na pawang mga lalaki at may pamilya na. Hindi niya rin alam kung kailan nangyari. Ngunit nagising na lamang siya isang umaga na hindi na magkasundo ang mga ito. Napabuntong hininga siya.
Parang kailan lamang ano? Tayo pa mga batang yan na tumatakbo sa kung saan. Ngayon may mga apo na tayo. Nagbabalik tanaw na sambit nito. Malamyang tumawa ito. Oo nga eh. Natatandaan mo pa na magpakasal ako bago ikaw? Nangako tayo ni pagkakasundo mga anak natin. Pero mukhang disang ayon ng tadhana at ginawang puro lalaki magiging mga anak natin. Alaala nito. Tiningnan niya to at masuyong nginitian. Nakakalungkot, diba? Hangad lang naman natin ay maging isang pamilya. Lagi kong inaasam na maging bahagi ng pamilya mo. Mahinang sabi niya dahil tila may bumikig sa lalamunan niya. Mula pa noong mga bata sila, wala siyang ibang hiniling kung hindi ang maging tunay na pamilya ni Mirabella. Ang makasama to hanggang pagtanda. Ngunit nagpakasal to sa anak ng kaibigan ng ama nito at hindi na siya nakaangal pa. Well, kaibigan lang din naman ang turing sa kanya ng babae. Sa huli, naisip niya na sapat na yun sa kanya. Makalipas ang isang taon, ay nagpakasal siya sa isang babaeng napili naman ng mga magulang niya para sa kanya. Hindi na siya nagreklamo dahil pag-aari naman na ng iba ang babaeng tunay niyang minamahal. Lumambot ang pagkakatingin nito sa kanya. Pamilya naman talaga tayo, Nel. Pero kung gusto mong patibayin ng samahan to, ayan pa naman ang mga apo natin. Tingnan mo sa Arabella. Napakagandang bata, hindi ba? At napakabait at maalalahanin pa. Buong pagmamahal na sabi nito. Napangiti siya at sinuya pa ng apo nito. Yes, she is. Kamukhang kamukha mo siya. Muli ay mahina itong tumawa. Kaya mangako ka sa akin, Nel, na pipiliin mong pinakamabuti mong anak para ipares sa kanya. Maaring wala na ako dito sa panahong yon, pero magiging masaya ako kapag nangyari yon. Napatitig siya sa mukha nito. Mira, maaari bang huwag kang magsalita ng ganyan? Tinatakot mo ako. Seryosong saway niya rito. Ngumiti ito at ginagap ang mga kamay niya. Malamig ang kamay nito at kulubot ng mga balat. Ngunit pinapabilis pa din nito ang pintig ng kanyang puso. Nararamdaman ko na, Nel, wala na ko rito sa paglaki niya. Tanggap ko na yun. Magpoprotesta sana siya nang higpitan nitong pagkakahawak sa kamay niya. It's okay. Ayos na ako doon, Nel. Masaya na ako sa naging buhay ko. Pwede na ako mamatay ngayon. Pero hindi ako magiging maayos. Hinding-hindi ako magiging maayos. Mariing sabi niya. Tiningnan siya nito. Salamat, Nel. Salamat at palagi kang nandyan mula pa noong mga bata pa tayo. Kung hindi ikaw naging kababata at matali kong kaibigan, ay malamang hindi naging kasing kulay ng buhay kong kasama ka maging buhay ko kung wala ka. Thank you for loving me after all these years. Kumabog ang dibdib niya sa sinabi nito at sa malungkot at malambot na ekspresyon sa mukha nito. Biglang pakiramdam niya ay nais niyang maiyak. Nais niyang pumalahaw kahit papagtinginan siya ng buong mundo. Alam mo? Mahinang tanong niya. Malungkot itong ngumiti. Hindi ka magaling magtago ng nararamdaman mo. Isa pa, masyado kitang kilala upang hindi yun mapansin. At ako rin, Nel, alam kong alam mo, maaaring hindi kasing lalim ng iyo ngunit minahal din kita. Mirabella. Tawag niya rito at napabuntong hininga. Alam naman niya yon. Matagal na niyang alam na hindi siya nito mahal bilang isang lalaki kung hindi bilang isang kaibigan. So, Nel, alagaan mong pamilya ko para sa akin, okay? Lalo ng apo ko. Ikaw nang bahala sa kanya. Ipangako mo. Anitong halos pakiusap. Humugot siya ng hininga upang pawiin ang lungkot na bigla niyang naramdaman. Pangako. Muntik nang mapasigaw si Bella nang biglang ipukpok ng kaibigan at katrabaho niyang sinayang makamay sa lamesa habang nagsasalita. Lunch break nila,
Kaya nasa cafeteria sila at nagkaroon sila ng pagkakataong magkwentuhan. Nagtatrabaho sila bilang mga office staff ng General Affairs Department ng Villanueva Furnitures, isa sa pinakamalaking kumpanyang nag-import at nag-export ng mga furnitures sa bansa. Ang kapal talaga ng mukha niya sobra. Pagkatapos ang lahat ng ginawa ko sa kanya. Pagkatapos kung hindi pakinggan ng pamilya ko nang sabihin nila sa akin na ayaw nila sa kanya. Iiwan niya lang din ako at ipagpapalit sa matrona ng malapawn shop kaysa dami ng alahas sa katawan. Hinayupak siya. Kapag nakita ko siya, makakatikim siya na mag-asawang sampal mula sa akin. Galit na sabi nito. Tahimik lamang na sumimsim ng Giusebella habang nakikinig sa kaibigan at katrabaho. Ang lalaking tinutukoy nito ay ang boyfriend nitong mahigit isang taon na nitong karelasyon. Kailan lamang ay palagi nitong ibinibidang lalaki yon. Aspiring actor daw yon at madalas nagbibida sa mga independent film. Ang sabi pa nito sa kanila noon ay mahal na mahal daw nito ang boyfriend nito at loyal na loyal dito. Kaya kahit marami naghahabol na babae at pading at binatay, hindi ito nag-aalala. Ang kaso, nabingwit naman na matron ang ubod daw ng yaman. Kaya ngayon inagpuputok ang butsi ng kaibigan niya. Ay naku, hayaan mo na yon. Maraming lalaki dyan. Kung gusto mo, pwede kitang ihanap na ka-blind date mo para mapalitan mo siya. Sabi naman dito ni Lena sa pagitan ng pagsubo nito sa kinakaing kanin at kaldaretang baon nito. Kaibigan din nila si Lena at ka-department. Marahas na bumuntong hininga si Naya. Sige nga, ayoko nang tumagal na single. Baka isipin ng lalaking yun at na matronang yun, hindi ako makaget over. Madali siyang palitan, no? Teka, kamusta naman palang date mo kahapon? Hindi ba may blind date ka? Tanong nito kay Lena, mukhang nabawasan ng iritasyon nito matapos maglabas ng inis. Si Lena naman ang nagtirik ng mga mata. Hay naku, fail. Ang boring niya at nakakairita. Walang ginawa kung hindi buhati ng sariling bangko. Ni hindi niya ako binigyan ng chance magsalita. Para akong nanonood ng isang tao nag-i-speech sa totoo lang. Iniwanan ko na siya sa kalagitnaan ng pag-i-speech niya tungkol sa galing daw niya sa business kuno. Sabay pang pumalatak ang mga ito sa sinabi niyo ni Lena. Napailing siya sa usapan ng mga ito. Palaging sumasakit ang ulo niyo sa mga lalaking yan, pero di naman kayo nadadala. Masama bang hindi magkaroon ng boyfriend? Sakit lang naman ang ulo yung mga lalaking yan. Sa kawakas ay komento niya sa usapan ng mga ito, pagkatapos ay bumuntong hininga. Baliwalang sumubo siya at tumingin sa mga ito. Otomatiko siyang napalunok na makitang nakatitig sa mga ito sa kanya na para bang gusto siyang sakalin. What? Totoo naman ah, sabi pa niya sa mga ito. Hindi ko alam kung bakit pinapasakit. Teka nga Arabella. Saway sa kanya ni Naya na pinanlakihan pa siya ng mga mata. Hindi ko taga maintindihan kung bakit ganyan ka magsalita. Siguro'y matatanggap ko pa mga sinasabi mong yan kung alam ko may bitter experience ka sa pakikipagrelasyon sa isang lalaki eh. Ang kaso wala. Sa loob ng 28 years na nabubuhay ka, never kang nagka-boyfriend. Pero kung makapagsalita ka naman, akala mo naman ang daming nanakit sa iyong lalaki. Tatanda kang dalaga niyan, Bella. Sabi nitong tila matandang nanenermo ng bata. Well, matandang dalaga na naman siya kung kumilos. Naku, Bella, hindi maganda kung pagpapatuloy mo yan, alam mo ba? Hindi ka makakahanap ng boyfriend kapag ganyan ka. Komento din ni Lena na kumakatingin sa kanya ay para bang isa siyang worst case at wala nang pag-asa pang magbago. Hindi ako naasang matandang dalaga, okay? Besides, kailangan ba na may experience ang isang tao sa pakikipagrelasyon para malaman na sakit lang sila sa ulo? Tingnan niyo nga kayo, o lalo ka na Naya. Palagi kang pinapangakoan ng ex mo kung ano-ano noon, pero anong ginawa niya? Niloko ka niya. Katwiran niya. Bumuntong hininga ito at sumimsim muna ng juice bago muling bumaling sa kanya. True.
Pero hindi naman ibig sabihin na magpapakabitter ako sa kanya habang buhay. After all, marami pa naman dyan. Ayokong sumuko na darating ang panahon na makakakita ako ng lalaking hindi ako lolokohin. At least sinubukan ko kung siya nga bang lalaking hinahanap ko, hindi ba? Kung hindi umubra, o di hindi, move on na. Sabi nito na para bang hindi ito nadadala kanina lamang. Pero yun na nga, ang matatag at patapang ito na si Naya. Isa yun sa kinabibilib niya kay Naya. Mature tong mag-isip at palaging positive sa buhay. Kapag ito nagsasalita, ay ang parang andali ng lahat ng bagay. Ayan! Dahil yan magseset ako ng date for us, itadamay na rin kita Bella para hindi ka tumandang dalaga. Sabi naman ni Lena, ang kaisa-isang babaeng nakilala niya na hindi yata nawawala ng kadate. Sa palagay niya, sa lawak ng connection nito sa mga singles, ay maaari na itong magtayo ng matchmaking company. Napalabi siya. Hindi naman siguro ako tatandang dalaga. Kung makakahanap ako ng lalaking mas matangkad sa akin, responsable at maalaga, yung walang bisyo at hindi playboy, yung matalino at magiging mabuting ama, okay na ako. Mahuhulog agad ako sa kanya. Ani ang bahagya pang umiti. Hindi naman siya masyadong choosy. Ganoong klase lang naman ng lalaki ang gusto niya. Kahit hindi masyadong mayaman o hindi ubod ng gwapo, basta mayroon na mga kwalifikasyong iyon ang masaya na siya. Muli ay tinitigan siya ng mga ito. Pagkaway sabay pang bumuntong hininga. Wala ka na tagang pag-asa, Bella. Mag-alaga ka na lang ng aso para pagtanda mo may kasama kang living thing. Naiiling na sabi ni Lena. Bakit naman? Defensive na tanong niya. Tinapik siya ni Naya sa balikat. Kanti na lang ang ganyang lalaki sa mundo. Sa bagal mo, malabo makakita ka ng ganyang lalaki na hindi pa natatalian. Sabi nitong tila nakikinsimpatsya. Huwag naman kayong ganyan. Actually, okay lang sa akin kahit hindi sobrang gwapo. A normal guy is fine. Saka, kapag nakakita ka ng gwapo at mayamang single, baka may problema sa kanya. Kaya okay lang sa akin ng normal na lalaki. Marami naman siguro yun, hindi ba? Aniya pa sa mga ito. Whatever you say, Bella. Magkapanabay pa na sabi ng mga ito. Hindi niya tuloy alam kung may inis o hindi, na para bang ayaw na siyang kausap ng mga ito. Hindi na lamang siya nagkomento at itinuo ng pansin sa pag-ubos ng pagkain niya. A boyfriend ha? Ang totoo, hindi pumasok sa isip niya na seryosong humanap na magiging kasintahan. Ang utak niya ay masyadong abala sa pag-iisip ng ibang mga bagay, tulad ng mga gastusin sa bahay at problema sa pamilya. Idagdag pa na isang buwan pa lang naman siya sa trabaho niya sa Villanueva Furnitures, kaya ang focus niya ay sa trabaho. Sa naisip ay muli siyang napasulyap kina Naya at Lena. Magkakasabay silang nakapasok sa kumpanyang yon. In fact, sa interview proper pa lamang ay nagkakilala ng silang tatlo. Kaagad silang nag-click at magkasundo-magkasundo sila sa kabila ng pagkakaiba nila sa ibang bagay. Kaya naman laki ng tuwa niya na malamang tatlo silang natanggap sa trabaho. Mula noon ay naging matalik na silang magkakaibigan. Dahil sa mga ito, kaya ni-enjoy niya ng husto ang pagtatrabaho roon. Hey, speaking of a handsome guy, ano masasabi niyo sa ating company president? Ang hot niya, diba? Komento ni Lena na kumislap pa ang mga mata. Ngumiti si Naya. Yes, he is. Kaso masyadong init naman ang lalaking ganoon. Mayaman, ubod ng gwapo at powerful. Nabagsagan pa nga siyang hottest bachelor sa isang magazine eh. Alam ko isang issue na yun sa magazine sa dahilan kung bakit dumami ang kliyente ng kumpanya. Karamihan sa mga bagong kliyente ay mga babaeng entrepreneur o mga babaeng anak mayaman na nais magpagawa ng mga furnitures para mapalapit kay President. Kaya asset ang pagiging single niya. May nakala pa akong balita na mas gusto daw ng mga board of directors na manatili siyang single sa kasalukuyan dahil baka daw bumaba ang income ng kumpanya
kapag bigla siyang nag-asawa dahil tiyak na magpo-pull out ang ibang kliyenteng siya ang main target. Ang weird naman nun, dahil lang mag-aasawa siya, mababawasan ng kliyente. Walang tiwala mga board of directors sa kakayahan ng presidente at sa ganda ng mga furnitures ng kumpanya. Singit niya sa usapan. Itinirik ni Lena ang mga mata. Well, mahirap pasahin ang takbo ng utak na mayayaman. Kahit naman ako, mas pipiliin ko makipagnegosasyon sa gwapo at single kaysa sa may asawa, no? After all, personal na ihahandle ng presidente ang mga VIP clients ng kumpanya. Sabi pa nito, hindi na lang siya sumagot at ipinagpatuloy ang pagkain. Kaso nga masyado siyang mataas at kahit yata within reach ko ang ganoong lalaki, ay hinding-hindi ako lalapit. Para siyang naglalakad na heartbreak. Natatawang sabi ni Naya. Hay, tama ka dyan. Pangarap at bangungot siya ng mga kababaihan. In short, talagang hanggang pangarap lang siya at hindi pwedeng seryosohin. But still, we are lucky to work of a company na may ganoong presidente. Inspirasyon na rin. Kaso, bihira rin naman nating makita dahil lagi siyang nasa top floor o kaya nasa ibang bansa at out of town. Sabi naman ni Lena na hindi itinago ang pangihinayang. Isa ang presidente ng kumpanya nila sa palaging usap-usapan ng mga empleyado. Actually, hindi lamang ng mga empleyado ng Valencia kung hindi maging sa buong bansa at ng press. Ito lang yata ang businessman na palaging laman ng mga showbiz reports. Paano? Ay ayon sa mga kaibigan niya ay palaging mga sikat na celebrity o kaya socialite ang mga nakadate dito. Sa madaling salita, gwapo man ito at magaling na businessman, may pagkababaero din to. Ano ang itsura niya? Curious na tanong na naman niya. Hindi pa kasi niya to nakikita ng personal. Hindi rin siya nag-aabang manood ng telebisyon o magbasa ng mga dyaryo para lamang hanapin ang mukha nito. Masyado siyang abala para doon. Isa pa ay nasa ground floor ang departamento nila. Kaya malabong makita nilang presidente. Maang niya napatingin ang mga ito sa kanya. What you don't know? Nagsalita siya ng orientation natin ah. Sabi ni Lena, napangawi siya. Natulog ako nung orientation actually. Amin niya. Bukod kasi sa pagtatrabaho sa araw, ay nagpa-part-time call center agent pa siya sa gabi noong mga panahong yon. Nung una ay full-time siya roon, pero sa huli, na-realize niya na hindi talaga siya pang ganoong klase ng trabaho. Kahit marami nagsasabing mas malaking kikitain niya kung ituon lamang niyang atensyon sa call center company, dahil malaki ang kita, ay mas ginusto niya pa rin magkaroon ng day job sa isang kumpanya. Yun kasi ang pangarap niya, ang maging isang normal na empleyado sa isang malaking kumpanya. Tuloy ay pinagsasabay niya yun noon para makadagdag sa kita dahil kailangan niya ng pera. Nang araw ng orientation nila, ay nag-overtime siya sa part-time job niya kaya wala siyang tulog nang dumating siya sa Villanueva Furnitures. Kaya kahit ayaw niya ay nakakatulog siya sa orientation. Mabuti na lamang ay hindi siya nahuli. Pagkatapos ng meeting, itinanong na lamang niya kina Lena at Naya kung anong sinabi sa orientation. Oo nga pala, nakatulog ka lang ng araw na yon. I really can't believe it. Pinalagpas mong pagkakataon na makakita ng isang napakagwapong nilalang. Manghang komento ni Lena. Kung magsalita ito, ay parang kalahati ng buhay niyang sinayang niya sa ginawa niya. I can't help it. At that time, mas mahalaga na makatulog ako kahit papaano kaysa sa lalaki. Alam niyo namang kailangan kong kumayod ng husto. Pagtatanggol niya sa sarili. Bumuntong hininga si Naya. Hanggang ngayon naman ang dami mo kasing bangas bela sa totoo lang. Niwala kang panahon para sa sarili mo. At ilang taon na tayo? We are already 28. Malapit na tayong mawala sa kalendaryo. Hindi mo pa nararanasan makipag-date. Paano ka na lang kapag nakapag-asawa na kami ni Lena? Mapag-iiwanan ka namin. Sabi naman ito at tinapik siya sa balikat.
Hindi naman siya nakaimik. May punto naman kasi to sa mga sinabi nito. Sigurado naman talaga siya na maunang makapag-asawa mga ito kaysa sa kanya. Sa kanilang tatlo rin, siya ang wala pang experience sa pakikipagrelasyon. Naturingang 28 na siya, ay never been kissed, never been touched pa siya. Noon kasi, well, hanggang ngayon naman, ay hindi naman siya masyadong mahilig tumingin sa lalaki. Na makilala niya lang sina Lena at Naya, at point out ang mga ito sa kanyang mga advantage at disadvantage ng paghahanap na lalaki sa edad nila, ay sakalang siya naka-alarma kahit papaano. Pero sa dami naman kasi ng problema niya, ay hindi na nga niya alam ang uunahing isipin. Magdadagdag pa ba naman siya ng lalaking sakit lang din ng ulo? Ah, di bali na lang. Sobra-sobra na sa kanyang mahigit 1,000,000 at patuloy pang nagkaka-interes na utang na iniwan ng tatay niya sa kanila nang malulong ito sa kasino. Mayaman sila dati. Ang lola niya na siyang ina ng kanyang ama ay kilalang negosyante. Marami silang malalaking grocery stores sa iba't ibang panig na Maynila noon. Nang mamatay ang lola niya noong 10 taong gulang siya, ay ang papa niya nagmana na yun. Pero di tulad ang lola niya na mukhang walang swerte sa negosyo ang papa niya. Idagdag pa nga na bigla itong nalulong sa bisyo. Noong high school siya, ay unti-unti silang nalugit isa-isang nagsara mga grocery store sila. Noong tumungtong siya ng kolehiyo, ay wala nang matira sa kanila, kundi ang bahay na pamana sa kanya ng lola niya, na sa kabutihang palad ay hindi nasama sa mga ginawang collateral ng papa niya sa mga utang nito. Dahil kung hindi, ay hindi niya alam kung saan sila pupulutin ng mama niya. Ngunit dahil masasamang tao pa lang na pagkautangan ng papa niya dahil sa pagsusugal, ay tumubo ng tumubo ang mga utang nito. Isang araw, ay hindi na lamang niya ito nagisnan sa bahay at nag-iwan na lamang ng sulat. Tumakbo to sa mga pinagkakautangan nito. Tanda niya yung kakagraduate pa lamang niya sa kolehiyo ng araw na mangyari yon. Dahil doon, ay sila naman ang ginugulo ng mga pinagkakautangan nito. At kapag hindi niya nabayaran ng utang sa lalo madaling panahon, ay tiyak na kukunin namang ito ang bahay nila na mahal ng lola niya. Habang pabaon sila ng pabaon sa utang. Worse, baka kapag nainip ang mga ito, ay saktan pa sila ng mama niya at ayaw niyang mangyari yon. Pero ilang taon na siyang kumakayad ng husto, kaya hindi pa rin mabawas-bawasan ang mga utang nila. Dahil hindi naman malaki ang sweldo niya ay halos tubo lamang ang utang nilang nababayaran niya. Ganoon katindi sakit ng ulo na iniwan ng papa niya sa kanila. Kaya, masisisi ba siya ng mga ito? Kung ituro niyang sakit ng ulo mga lalaki? Ang kanyang ama ang matibay na pruweba. Tumikhim si Elena. Ay nako, pasasaan ba't magkakaroon din ang kasagutan ng lahat ng problema mo, Bella? For sure. Pagpapalakas loob nito sa kanya. Ngumiti siya. I hope so. Hi, tara na nga lang at bumalik sa trabaho. Tapos ng lunch break, ang dami pa nating gagawin pala. Sabi na lamang niya, sumang-ayon naman ang mga ito at sabay-sabay na tumayo. Bumuntong hininga siya na masigurong hindi na ito nakatingin sa kanya. Tama, pasasaan ba't magiging maayosin ang lahat ng buhay nila? Makikita rin nila ang lalaking hinahanap nila. Siya naman ay maayos na ang gusot na iniwan ng papa niya sa kanila ng mama niya. Kung sana lang talaga, ay madaling paraan para ma-resolve ang problema niya. Ang saya sana.